Hi guys, and welcome back to my channel. Thank you very much sa lahat po ng patuloy po na nanonood dito sa channel na ito. At kung bago ka man or napadaan ka man sa channel na ito, please huwag kalimutan i-hit and like. And syempre mag-subscribe na rin po. So, yun po, no? Ang next na ikukwento ko sa inyo is yung mga experience ko po nung mga first month ko rito sa Canada, no? So, yung kwento ko po sa inyo is way back 2018, which is ayun po yung experience ko na almost ma-scam po ako rito sa Canada, no? So, yung kwento ko pong ito is nangyari nung naghahanap po ako ng trabaho dito sa Canada. So, ang hanapan naman po ng usually hanapan po ng trabaho rito is through online. So, ayan din naman po yung mga advices sa akin ng mga kaibigan dito na nauna na sa Canada. So, they advise me na kung may free time ako or kung naghahanap po ng trabaho aside dun sa mga referral ng mga kaibigan, isa maghanap nga po ako sa online nga, no? So, nag-try din po ako. May isang job hunting site sila na binigay sa akin, which is ayun po yung Indeed. Ayun po yung isa sa mga sikat na job hunting site dito sa Canada, no? So, nag-apply po ako doon, and then meron po akong isang computer-related job na in-applyan, which is, yun, meron naman pong positive na feedback, which is nagkaroon siya, may isang employer na nagka-interest sa akin doon sa position na ina-applyan ko. Yun nga, unfortunately, ito na pala yung start ng pag-i-scam sa akin, no? So, yung kwento ko is i-start ko nung unang mga linggo ko po rito is ayun, nag-apply po ako through online kasi yun naman po yung kalakaran dito sa online ka maghanap ng trabaho. And then one time, meron po ata ako na-applyan na isang online job seeker. Then tinawagan niya ako. Ayan. Nag-transaction po kami. Ang sabi niya is gagawin niya akong computer technician. And then since alam ko yung trabaho, alam ko yung gagawin, nag-agree kami, interview. Actually, may formal interview pa nga po, pero on phone po lahat yung transaction, no? So, in-interview niya ako, in-offeran niya ako ng trabaho na ang sabi niya sa akin is gagawa ako ng 20 computer or laptop per week at sasahuran niya po ako ng 700 a week after kong ma-deliver yung 20 laptop na nagawa ko. So, ang sabi ko, bigyan mo na ako ng 50 laptop in a week at tatapusin ko yan within a week. Kasi ang gagawin lang naman po is format and reinstall. So, lahat po ng details o lahat po ng parts tsaka installer is provided niya. Ayun po yung naging kasunduan namin. So, nag-agreed kami na i-deliver niya lahat ng laptop sa bahay namin, which is dito nga. So, actually, ako naman, ang ginawa ko is naayos ko yung basement, nagyan ko ng mga lamesa kasi alam ko may darating na mga laptop para trabahuin ko. And then, nagulat na lang ako nung tumawag siya one time. Ang sabi niya is, sinend ko sa iyo yung cheque, which is, eto nga po. And then, pinapa-cash out niya sa akin yung amount na yan. And then, kunin ko na daw po yung 700. And then, meron siyang magdi-deliver o meron siyang delivery man para dalhin yung laptop. And then, yung the rest is ibibigay ko dun sa delivery man para dun sa services. Sabi ko, so nagtaka ako kung bakit babayaran niya na ako since wala pa nasisimulan. So yun, nagkaroon kami ng conversation na hindi ko to i-incas hanggat hindi pa dumarating yung gagawin kong laptop. Dalhin mo muna yung laptop bago ko i-incas to. Nag-i-insist siya na ipa-cash out ko na muna to sa banko, which is sa TD nga. And then yun, medyo nabahala na ako. And then ang ginawa ko is pumunta sa banko para tanungin nito. And then we found out na ang checking ito is fraud.
So kung napapansin nyo po yan, ang sabi sa akin ng teller is walang check number na series number. Yan po kung napapansin nyo. So ayun, patuloy pa rin po siyang tumatawag sa akin that time na hindi niya alam na nagpunta na ako sa bangko para i-report siya. And totally bilinak na rin naman po ng bangko yung ano na itong guys na to. So tumatawag siya hanggang sa sinabihan ko na siya na kung di ka titigil sa katatawag mo sa akin, i-report kita. And then yet, bilinak ko na lang po yung number niya. And then may one time pa may tumatawag sa akin ulit. Iba ng number, nag-offer siya ng same transaction dun sa unang transaction. So, hindi ko na po tinanggap kasi marami po talagang scammer dito. Yung trabaho is based dun sa Illinois, no? sa US. So, talaga namang alam nila, pag bago ka, akala nila bago ka dito, mai-scam ka nila. So, ayun po yung unang scam na nangyari sa akin dito. So, iyon naging lesson learned sa akin na hindi lahat ng makakausap mo rito is matino. Hindi lang po ito yung kauna-unang scam na nangyari sa akin. Meron ding scam na wala pa akong sasakyan. Sinasabi na nila na meron daw akong traffic violation. So, I don't know kung saan nila nakuha yung traffic violation ko. Wala pa naman akong sasakyan. So, kailangan ko daw mag-send sa kanila ng ganito-ganito or else makukulong ako or pupunta ako ng police para hulihin. Ayun, so marami naman nag-a-advise sa akin about doon na just block mo lang yung number, that's it. Kasi dito, lahat ng issue, lahat ng community mistake or error is padala lang ka ng mailer. Yung po yun, walang tatawag sa'yo, walang kundi mailer po. Kung may tatawag man sa'yo directly dun sa services ng Canada at magpapakilala sila ng maayos. So, ayun. Ayun po, no. Sana meron kayong natutunan, no. Meron kayong nakuhang magandang impormasyon. So, ayun nga po, no. Yung kauna-unang scam na nangyari sa akin dito sa Canada, no. So, taga namang nakakatakot din kasi hindi pala sa atin lang may mga ganitong pangyayari, pero talaga naman ako'y kamuntik-muntika nanding ma-scam dito. So tagang salamat na lang at may mga kaibigan tayong nagpapayo o mga kaibigan na naunan na rito na nakaranas na rin mga kagaya ng mga na-encounter ko rito. So tagang kung hindi ka masyadong mabusisi o magtatanong-tanong din sa mga kaibigan, talagang may scam ka rin dito. So talagang lesson learned sa akin yung nangyari sa akin nung nangyari sa akin yon. So talagang hindi na ako basta-basta naniniwala kung minsan may tumatawag sa akin at naka-private number is hindi ko na sinasagot, automatic binablock ko na. Sometimes may mga nag-o-offer pa ng mga free bonuses or bonus something like that. So hindi ko na po tinatanggap niya or di ko na ini-entertain, automatic binablock ko na po yung sa phone ko. So sana po, no, na gustuhan niyo po yung kwento ko, yung experience ko rito bilang immigrant. So talagang nakakatakot din in the sense na baka maging isa ka sa mga nabibiktima or talagang napaka high-tech na o napaka dami na ng mga ginagawang kamalian ng mga tao. So ingat-ingat na lang. Kaya kung nag-enjoy ka man o na may nakapulutan kang aral dito sa kwento ko, sana enjoy ano man lang, mag-comment ka lang sa akin, comment down below para naman na malaman ko kung na nag-enjoy ka o nagustuhan mo yung kwento ko about dun sa experience ko to sa Canada, about dun sa scam. So maraming salamat po sa inyo at patuloy po rin po kayo nanonood ng mga videos ko. Sana hit nyo lang yung like at mag-subscribe kung bago ka man dito sa channel ko. Maraming salamat po and stay safe, guys. Be strong and always positive. Bye-bye, guys.